KPN saya Suntaya. Welcome na naman sa Kapian Session. Dito sa Kapian Session ito, ang muna, wala pa sila dahil ECQ. Eto, simulan na natin. Eto, unang tanong mula kay Ars. Compare daw ng 26, 27.5, tsaka 29. Advantages and disadvantages. Sa long ride, ang mas naging preferred ko ay yung 29 kasi wala yung gulong, tsaka mas nakapagdala siya ng momentum. Ang pagka-compare naman siya sa 27.0 tsaka 26, timbang ang pinagkaiba nila. Pero kung halimbawa ay kung ang tinatakak natin madalas, yung mga patag, tapos malayong biyahe, sa 29 tayo kasi mas maganda yung dala niya ng momentum. Tsaka pansin ko sa 26, pagka nalubak o kaya nadaan dun sa mga rumble strips, biglang buwabagal ka talaga. Hindi ka tulad sa 29 o kaya dun sa fat bike ko, sa mga lubak, mga rumble strips, na diretso lang. Galing kay Mark the Emperor, anong purpose ng rest back ride? E di syempre, kapag kayong ride mo halimbawa umahon ka, tapos tumukod ka, tapos sa aming sarili mo, hindi, babalik ang auto, yun ang rest back ride. Halimbawa, o kaya naman, halimbawa ay bumabiyahe ka ng malayo, tapos ikay pinuli ka, o kaya nasiraan, tapos gumamit ka na ipagbabawal na technique, kaya rest backan mo yan. Galing kay Kapitan Tutan, kami daw ba ay dumudumi sa kalagitnaan ng biyahe? Oo, kailangan yan. Hindi pwedeng tiisin yan kasi makaka-apekto yun sa pagpa-jack mo, sa performance mo kapag katiniis mo yung pagdumi. Ang advice natin dyan, hanggat maaari, kung kaya bumili ng mineral water, sa mineral water tayo kasi hindi naman lahat ng tubig hiyang tayo. Galing kay Aaron Borgonya, kailan daw ba dapat gawin ang recovery ride pagtapos ng long ride? Ito naman ay madalas ginagawa ko after 2 days ng aming long ride. Hindi siya yung the day after. Kasi dun lumalabas yung parang katas-katas ng muscle mo na tinatawag natin na lactic acid. Yung kasi ang bibigay ng muscle sore. Tinatawag natin na delayed onset muscle sore. Yung recovery ride, easy-easy na pa-jack lang. Kahit mga 20 km lang. Basta para mag-recirculate ulit yung dugo mo sa mga muscle, makuha yung excess na lactic acid para hindi ka magkaroon ng domes. Galing kay Rain Dust, pinakamasarap na kinain namin sa ride namin. Sa amin kasi ganito yan eh, mawa ay bubiyahe ka tapos pag nalaspag ka, tapos nakakita ka ng halo-halo. Masabi mo na lang na ito yung pinakamasarap na halo-halo na kain ko kasi unang-una nalaspag ka na, tapos gahanap ka na makakain, nakita ka ng halo-halo. Pinakamasarap na pagkain na kain ko, cup noodles noong nandun kami sa may atok. It's my highest point. Kasi bukod sa sobrang lamig, sobrang laspag, yung cup noodles ang una ko nakita nun. Tapos pinanatan ko na. Sarap! Galing kay Christopher Tabuco, Japan Surplus na folding bike na Tico 4K. Yan, okay lang naman yan. Kaya lang, ang mga build niyan, mga bakal, tapos yung mga group set niyan, ay hindi pa lahat Shimano. Tapos yung mga parts niyan, hindi mo basta-basta mabibili kung saan. Pero kung mga pang bike to work, okay yan. Ganyan din gamit ko dati, mga Tico 5K na folding bike na Japan Surplus. Sa maintenance, medyo mag-DIY ka talaga kasi hindi lahat ng parts yan ay makikita ko sa bike shop. Ito, galing kay Ernesto Ragasa. 65 years old na daw siya, tapos nag-brisk walk daw siya with jog 4 times a week for 1 hour. Okay daw ba yung age niya, nagbabike daw siya before, kaya lang tumigil ng 2004. Oo naman, okay na okay yan. Ang exercise ay for all ages din. Mas maganda nga yan kasi parang kinukondisyon mo yung katawan mo na kahit na may edad na, nakakapag-exercise pa din. Tapos, ayan, sana dahil sa exercise mong yan, nabawasan yung mga hinahingaan sa katawan, yung mga sakit, mga lifestyle diseases. I-promote natin yan, napakaganda yan. Ito, galing kay Diana Pangilinan, pinakamatarik na ahon kaming Team Apple. Para sa akin, yung Mount Pingas, yung Mount Sinupuan. Nandiyan, ilagay at sa pop-up banner. Kasi dyan yung nagtulak kaming lahat na paaw. Mount Pingas. Galing kay Pusol Vlogs. Enjoyment or fulfillment sa paggamit ng bikes or components. Budget end. Kasi pag ganyan yung mga budget end, halimbawa yung mga group set namin ng mga tourney, mga asera, ganun. Pagka nasira kasi, napakadaling palitan. Pagka yung mga high
mga matataas na speed, mga 10, 11, 12. Halimbawa kung bibili ka ng kurig na kadena, napakamahal kasi. Halimbawa nasiraan ka ng kadena o kaya magdada ka ng spare. Nagre-range kasi ng mga nasa 1.5 to 2 yung mga ano nun, yung mga kadena, mga spare parts. Kaya dun sa mga low-end na parts na ginagamit namin, sulit na sulit siya, bukod sa durable, napakamura pa. Pero depende naman sa type ng riding namin kasi puro kalsada naman kami. Kasi pag sa trail riding kasi kailangan mo talaga ng mga rugged o yung mga high-end na pyesa para makasurvive siya dun sa mga tagtag ng trail. Galing kay Carlos Santos, PSI ng gulong. Wala namang ako mara-recommend dyan. Basta sundin lang natin kung ano nandun sa gilid ng gulong natin. Nakasulat naman dun yung minimum tsaka maximum PSI ng gulong. Ang rule of thumb ko lang naman dyan, -10% ng max PSI. Yun yung max PSI ng aking gulong. Galing kay Xperia Sony, nakakapayat ba daw ang pagbabike? Siyempre naman, kaya lang, dun sa kung ang goal mo talaga ay magpapayat sa pamamagitan ng pagbabike, siyempre, yung kain mo dati na napakadami, mapawasan mo din talaga yan. Kumbaga, ang equation lang naman dyan, calories in versus calories out. Kumbaga, mas marami dapat yung out kaysa sa in. So, kung nagbabike ka para pumayat, siyempre, yun yung calories out mo. Yung calories in mo, yung pagkain, babawasan din natin yan. Yun talaga makapagpapayat ka. Pero yung bawas ng pagkain, siyempre naman, yung sustainable, yung kakayanan ng katawan mo, yung mag-enjoy ka, hindi yung pahihirapan yung sarili mo. Galing kay Bye-Bye na Alphabet. Budget bike na MTB below 10K, pwede ba daw i-long ride? Pwede naman yan, basta nasa condition yung mga parts mo. May video tayo dito na ating 8 minutes na bike check-up. So kung pumasa doon sa 8 minutes na bike check-up mo yung bisikleta mo, pwede mo pang long ride yan. Galing kay Jester Paul Aaron, okay daw pang lusong ang folding bike. Pagka lumulusong ako gamit yung folding bike, medyo malikot yung manibela niya kasi maliit yung gulong. Sa aking experience, ang pinaka-confident ako sa panglusong yung fat bike talaga. Kasi kapag ka nakaapak halimbawa ng mga maliliit na bato sa kalsada, pag lumulusong na matulin, ramdam mo sa folding bike yung tumatalong talaga. Hindi ka to doon sa fat bike na dinadaanan lang. Gaya ng ating paalala, ingat na sa lusong, kabisuduin ng kalsada, at anticipate palagi na meron kang makakasalubong. Ito, nagtanong ako dati ng mga memorable experiences natin kapag ka naglo-long ride tayo. Gaya nung sa akin, nung kumain kami ng banana chips dun sa kalagitnaan ng kabundukan nung papunta kami ng Ambuklaw. Ayan, napaka-memorable yun kasi. Gaya nga nasabi ko, yung mga pinakamasasarap na pagkain, makakain mo kapag kalaspag ka na. So para sa akin yung banana chips, tsaka yung halo-halo, minsan yung coke. Masasabi mo sa kalenderiya yan, halimbawa nandun ka sa kalagitnaan ng kawalan tapos makita ka ng isang karinderya dun. Pagkakain mo dun, masasama mo sa tindera, ito ang pinakamasarap na pagkain na kain ko sa araw na ito. Ito galing kay Jeremiel Jose. Ang experience dun niya, umakit daw siya mag-isa sa Kibiyang may nakasabay siyang 54 years old. Hanggang pagbalik, sinabayan ko siya hanggang abuti kami ng Bagyo sa taas ng bundok, lumusong kami at safe naman. Ganyan naman tagad sa pagbabike, may makasabay kayo mga strangers, tapos ayun na, hanggang sa magkwento-kwento na kayo mga tungkol sa buhay-buhay. Tapos, ayun na, parang bonding na natin yan hanggang sa maging kaibigan mo na siya pang habang buhay. Ito, galing kay James Scott Lover. Nagbike daw siya ng 100 kilometers para makabili ng banana chips. Special banana chips. Kanina mo ka pinasalubong yan. Sa nanay mo siguro, ano? Sarap. At yun, dito na naman nagtatapos ang ating isa pang edition ng ating Copy and Session. Kapag may mga katanungan pa kayo dyan, lagyan nyo na sa comment section. Siguro after ng ating mga quarantine restrictions, babalik na ulit ng ating Copy and Session kasama ang Team Apple. Ayan, ingat tayo palagi. Stay safe. Pagaling tayo. Bye-bye.